This is actually the first ever public hot spring in Jeju, guys. And talagang one of the top destinations here in Jeju. Now, when you visit Jeju, you must experience this. This is a Jimjilbang, bali public bathhouse. Ito yung culture sa Korea na napapanood natin sa K-drama. Talagang hubot-hubad kapag papasok tayo. Dapat wala tayong suot. So, this is the swimsuit? Yes, not this is the swimsuit. They're so accommodating here. Hiwalay, guys, yung men's and women's bathhouse. So, dito yung men's. So guys, kumusta kayong lahat? This is Dave, the Kripo Traveler. And for today's video, nandito tayo ngayon sa Jeju Island. Yes, it's our first time here. We're here para sa spring. And ngayon, pupunta tayo sa isang hot spring. Alright? Yung Sanbangsan Mountain Carbonate Hot Spring. Yung Sanbangsan, this is a famous spot destination dito sa Jeju, lalo na ngayon kasi malamig. So it's a carbonate hot spring na healthy, okay, good for the health, good for the health. Magko-Korea kayo guys, you can book your activities via Klook. Yung hotel namin, binook din namin sa Klook. Yung car rental namin sa, dito sa Jeju, binook namin via Klook. And then you can use my promo code DAVEKIM, okay? Daming kotse dito ngayon. Ito na siya guys! First time nating mag-hot spring! Sanbangsan Tansan Spa. Ito, Jeju Sanbangsan Tansan Spa. One of the most popular hot springs in Korea. And very rare daw. Tapos maganda yung surroundings. Kaso gabi na. Alright. So itong bubungad sa atin dito. Okay guys, nandito yung instruction, 4 hours. So 4 hours only and you close at 11 PM? Yes, sir. Ah, 11 PM. So Jimjilbang, 6 hours of use, overview 1,000 won. And then indoor spa at 11 PM, outdoor spa 10. And then outdoor spa access, swimwear, Jimjilbang clothes are non-refundable. Towels. Okay, ito. Okay. So you recommend the outside as well? It is a must experience. Yes, for sure. For sure. Not only the inside. Okay. I'll take the outside too. Outside too? Yeah. And then swimming area, right? Yeah. Okay. Okay. 20. So actually your close time outside the 10 p.m. Outside 10 p.m. Inside the close time 11 p.m. Alright. 10 p.m. So outside. I'll give you some numbers. Okay. So okay. This is the swimsuit? Yes, not this is the swimsuit. Yes. Okay. This is your lock number here. So take over shoes over there. And then right. Your shoes. You can find the 10 number. Okay. For me. That right. Shoe is only shoe rack. Only shoe rack. Yes. But buy things inside. Inside. And then close up. Take the key, push the key. Thank you. Yeah, they're so accommodating here. Let's remove our shoes here. Okay, so we should remove our shoes here. And guys, 844 siya pesos. Okay na. Okay na rin. Kasi marirelax tayo tonight. Okay, so ito yung atin. 187. Okay. Tapos ito yung... Pasok natin sapatos here. Binigyan tayo ng damit. Binigyan tayo ng damit pang Jimjilbang guys. Ito na yon. It's 8:30 guys. Galing na tayo sa indoor na Jimjilbang or hot spring area. And ito may men's sleeping room. Wala naman natutulog. Tapos may sauna doon. Tara. So ito ay special rate. So kapag mag-outdoor kayo, 5,000 additional na won. Shucks, ang lamig. Grabe. Oh, ito yung outdoor. Shucks, ito yung outdoor guys. Ang lamig. Kasi spring season. Nice dito. Tignan natin maligo. Ay. Ganda. Ito sa taas, ano kaya? Ay. Wait lang. May tambayan, common area here. And then, may massage.
May massage area. Jeju, Sanbangsan Tansan Spa. 192. Ayan. Nanginginig ako guys. May smoking area. Mas maganda siguro to sa umaga. Pero iba rin yung charm niya sa gabi. Umaambun talaga. Ayan. Nice. Ay, lamig. So ito. From here. Japan Onsen ang tawag dito. But this is the first ever public hot spring in Jeju. So this is the Sanbangsan Carbonate Hot Spring na very healthy daw sa skin, sa health. So this is a Jimjilbang, bali public bathhouse. So you know, this is very interesting kasi ito yung culture sa Korea na napapanood natin sa K-drama na you know, bonding with friends and family. And then, kailangan natin talagang hubot-hubad kapag papasok tayo. Dapat sa loob ng indoor, kasi may indoor sauna. I mean, indoor bathhouse, hot spring. Dapat wala tayong suot. So ayun, pang third ko na to. So I think medyo adjusted na ako. Itong itsura ngayon dito. Medyo adjusted na ako. So lakasan ng loob and wala namang may paki sa inyo. Okay. It's their culture and it's nice to experience this when you visit Jeju. So ito guys, yung outdoors. I mean, yung outdoor na hot spring. Ayan, may mga tao pa rin. Then may mga salbabida. So nakakatuwa yung ganitong culture ng Korea. And talagang one of the top destinations here in Jeju. Now when you visit Jeju, you must experience this. Yung public bathhouse, hindi ito culture masyado ng Pilipinas. Hindi nga talaga culture at all ng Philippines. Although merong mga public bathhouse sa Pilipinas, pero konti lang naman. Makukulture shock kayo at first kasi ako, third time ko na to, pero nung first time ko sa Jeju, I mean sa Busan in 2022, talagang di ko alam kung anong gagawin. Nahiyahiya ako. Pero eventually na-overcome ko naman. Kasi wala naman talagang pake yung mga tao at all. And then, second time ko sa Seoul naman, okay lang, wala masyadong tao. And then third, ito. Ang ganda. And then sa loob, may naramdaman akong kakaiba sa skin ko. Kasi calcium carbonate yung tubig. So healthy daw talaga yun sa skin. And sa overall health natin. So, nice. Ngayon umaambon, kaya medyo nanginginig yung yung kamay. Tapos mahangin. Spring ngayon, guys. Tapos binayaran ko again, nasa 844. So, itong outdoor na spring, na hot spring, ay may additional na 5,000 won. Tapos itong suot kong short ay additional 2,000 won. Tapos yung indoor na hot spring lang, nasa lang siya, 13,000 won. So yeah, 20,000 won in total. So around 844 yung charge sa akin ng bank. Ang lamig! So ayun, guys. Tayo nyo talaga. Nakakailang at first kasi hubot-hubad talaga. Pero again, wala silang pake. Ito yung mga napapanood natin sa K-drama, diba? Kung saan sila tumatambay. And then, bonding talaga siya with friends and family. Nasa loob, guys. May magtatay, may mga kids, and then si Wale pala, yung babae at lalaki. Okay? Must experience talaga kapag mag-visit ka ng Jeju, lalo na after a long day. Yun, lamig. Pasok na ako. May hotel style aroma shop. Tapos actually may mga pamassage sa loob. Mga 25,000 won, 20,000 won. Then may resting room. Hiwalay guys, yung men's and women's bathhouse. So dito yung men's. Tapos ibabalik na natin to. Let's go. Share ko lang guys, ang tapang kong umuwi ng ganitong oras. Di ba nasabi ko na sa previous vlog na mahirap yung public transport dito, parang matagal yung interval ng arrival. Tingnan nyo naman. But I'm proud of myself for being such an adventurous person. This is an experience. Umuwi sa hotel ng alas 10. Ayun guys, naka-uwi na tayo dito sa hotel. So, yung experience sa hot spring, it's a perfect experience after nyong mapagod sa buong trip sa Jeju. Okay? And then,
tulad nung sinabi ko, kapalan ng mukha. I mean, hindi naman kapalan ng mukha kasi wala naman talaga silang paket all sa inyo. Pero yung feeling na, the feeling of being liberated, ganun. Liberating sa feeling rather, yung magpunta sa mga ganong lugar, public bathhouse, kasi nobody knows you, nobody will really look at you, ganyan. You know, the body, kung may insecurity ka sa katawan, I don't think mararamdaman mo yun doon kasi it's just their culture na magpunta sa public bathhouse to bond with their loved ones. Ayun, nung first time ko, tulad nung nakwento ko, it was really pangangapa. Mababait yung mga staff sa bathhouse, I mean sa hot spring. And talagang ginaid nila ako kasi alam nilang foreigner ako and nag-i-English naman sila. So sinaman pa ako talaga sa loob ng public bathhouse, binigyan ng instruction. Ako lang yung ginawan nun, okay, nung staff. The rest, hindi na. So I think na-feel nilang na nangangapa pa ako. Siyempre kahit third time ko na, bago yung place eh. Bago yung place. Pero mas confident ako na pumasok. Mas confident ako, I already experienced this one, ganun. So, pagkapasok, tanggal ng sapatos, and then punta sa locker, ilagay yung things, and then ubarin mo na lahat ng suot mo, close the locker, and then mag-shower before kayo sumugod sa ano. Yung tubig, hindi yung tubig. Basta yung mainit na tubig, hot spring. Hot spring ba? Hot spring magtawag doon. Pero di ba may mga pool na ano? Basta public bathhouse, ganun. Bago ka umano sa tubig, lumusong sa tubig, dapat, that's a respect na maligo ka muna. Pagkalabas, of course, may towel. And then, provided din naman yung towel. So, ilagay mo sa tamang lagayan. Simple lang naman. Ayun. Again, huwag kayong mahiya. Kasi walang may paki sa inyo. Walang may paki sa inyo. Liberating sa feeling makapasok sa public bathhouse when you bear everything. You bear everything. So, that's it. Happy ako na experience ko siya dito. Pang finale for today, one of the highlights of my Jeju trip. Kasi, grabe, ang ganda ng tubig nung hot spring. May calcium carbonate. Wow! Sabi ko nga kay Gatch, Gatch, may something ba sa face ko? Is it glowing? Charing. Kasi ano, ganyan naramdaman ko ngayon kahit feeling ko wala. Pero refreshing. Ayun. Ayun, pagod na ko guys, dami ko lang sinabi. So nasa hotel tayo ngayon ha. Mabubok nyo to via Klook. Or kung gusto nyo mag-Korea, tas gusto nyo mag-book ng hotel, pwede sa Klook. Okay? Thank you guys. This is Dave, the Kripo Traveler. Let's live our best life.